Ang education na kailangan, wala. No degree, certificate, or diploma. Kaya kahit sino pwede. Pero mas maganda kung nakapag-high school man lang kayo dyan. Diba po? Kasi kung baka sakaling matanggap po kayo, i-interviewin kayo, English po yung siyempre, yung English yung salita nila, para medyo magkaintindihan po kayo. So, ayun guys. Ang experience niya, hindi kailangan ng experience. Willing daw sila mag-train. Willing sila magturo. At saka maglinis. Madali lang naman maglinis eh. At saka guys, ito pa, ang advantage nating mga Pilipino, gustong gusto nila ng mga Pilipino dito sa Canada. Bakit kanyo? Masisipag ang mga Pilipino. Napakasisipag ng Pilipino. Hindi nagre-reklamo. Kasi dito, yung mga, hindi ko naman nilalata, yung mga Canadian, kung ano lang kasi yung trabaho nila, yun lang. Hindi sila gagawa ng iba. Hindi kagaya po nating mga Pilipino na halimbawa, tapos na tayo sa isang ginagawa natin, naghahanap tayo ng ibang ginagawa. Sila, hindi ganon. Kaya ang Pilipino, kahit saan kayo magtanong, gustong gusto nila ang Pilipino dito sa Canada. Kaya pagpunta nyo dito, wag po kayong patamad-tamad para yung ibang mga Pilipino natin, makuha pa rin sila. So, ayun guys. Ang email address laging nasa video po. Nasa video po lagi ang email address. Doon po kayo mag-send ng inyong resume. Guys, masabi ko nga lang pala, dapat ang resume nyo naka-PDF. Para send na lang kayo ng send at saka pwede nyo siyang burahin, pwede nyo palitan. Kagaya niyan, ang position natin ngayon ay cleaner. Minsan nag-hire tayo ng janitor. E di, papalitan nyo lang yon, di ba po? Wag po kayo mag-send ng inyong resume ng pa-picture. Pangit po yun. Hindi po yun uso dito. So ayun guys, sana ay matanggap kayong lahat. Maraming salamat and good luck! Cleaner, alam nyo kung saan to? Sa Winnipeg, Manitoba. Napakaraming Pilipino doon sa Winnipeg, Canada. At ang sweldo, guys, napakaganda ng sweldo. 24 per oras. 960 pesos sa pera natin dyan. Alam nyo ba, itong 24 per oras nyo, pag sumesweldo kayo dito sa Canada ng ganito, pwede nyo isama ang inyong asawa papunta rito. Halimbawa, above minimum na itong 24 eh. Above minimum na ito. Kaya pwede nyo isama ang inyong asawa. Diba? Napakaganda. 960 pesos sa pera natin. At sa isang araw ay sasahod kayo ng 7,680 one day. Sa pera natin dyan ha. At ang isang buwan nyo naman po, sasahod kayo ng 153,600 a month. Minus tax. Tsaka yung mga ano pa, mga bayad nyo sa bahay. Basta, lagi kong sinasabi sa inyo guys, huwag nyong problemahin ang tax kasi yan, narerepan. Narerepan yan, parang naiipon lang po yan. Pero hindi naman lahat na kukuha nyo. Pero at least may narerepan. Diba? Tax refund kung tawagin.